May tip lang ako mga nilalang sa pagtatayo ng shelter. What's up sa inyo mga nilalang? It's your boy Michael Eastman at muling nagbabalik para sa isa na namang camp life video, no? Sa video na to mga nilalang is magka-camping tayo. On the way ako ngayon sa isang spot na kung saan nakita ko lang sa Google Earth, isa siyang magubat na spot. So kasalukuyang umuulan ngayon dahil may mga nakapaligid na bagyo, dalawang bagyo, pero all goods lang yan. At ito din naman talaga ang gusto kong weather. All goods mga nilalang, kasama ko si Kai, nandito siya sa likod. May ilang kilometro pa ang biyahe papunta dun sa spot na nakita natin. Pumasok na ako sa isang sulok dito sa barangay na kung saan halos mga puno na lang at mga paninimang nakikita ko. Dito na banda yung spot na pupuntahan natin para mag-camping. Yun mga nilalang, hahanapin ko muna. Excited na ako sa camping adventure na to. Kaya naman wag na natin patagalin to. Let's get it, man! Mike and Lee's the Bloods. So yung mga nilalang, nandito na tayo sa spot at sa napagkaalaman ko is meron ng may-ari na itong lupa na to. So buti nakilala ko sila at nagpaalam na rin ako kung pwede ako mag-overnight dito para mag-camping. At salamat dahil pumayag sila. Anyways, ang ganda ng lugar, tignan nyo. Dito open space, ito yung nakikita ko sa map na maraming puno. Puro puno ng mahogany yan. Maglalakad lang tayo ng ilang minuto para makahanap ng mga good spot dito. So yun mga nilalang, ito na yung natitipuhan kong spot dahil ito lang yung spot na medyo magkakalayo yung puno at saktong-sakto naman to sa ating setup. Hapon pa lang at madilim na ang paligid, kailangan na natin magmadali, magtayo ng ating shelter bago pa tayo maabutan ng ulan. Try natin tong bago nating pegs na camping moon galing sa Ridge Height. Napaka-solid na ito, heavy duty. Malakas ang hangin ngayon, kaya kailangan natin ng mga ganito. May tip lang ako mga nilalang sa pagtatayo ng shelter, lalo na kung mga ganitong panahon, maulan, o kaya naman tirik ang araw, ang pinaka best way para makapagtayo ka agad ng shelter at hindi ka naiinitan, is unahin mo yung tarp, no? Unahin mo yung pinakabubong ng bahay mo para kung sakaling umulan o tumirik man ang araw, is hindi ka mahihirapan. Anyways, ang gamit nating tarp ngayon is itong batwing tarp ng Sprock Outfitters. Ito ang gamit ko mga nilalang, no? Dahil safe to sa ulan. Pwede ko siyang ibaba lahat na may konting siwang na pagpapasukan ng hangin.
Mag-aalas 5 pa lang mga nilalang, pero sobrang dilim na ng paligid at kulay abo pa din ang langit. Talaga naman may namumuong sama ng panahon. Anyways, pabilis naman ang transition ng langit. Maya-maya madilim, maya-maya maliwanag naman. Sana lang no, is hindi tayo madatnan o madaanan ng napakabigat o napakalakas na ulan mamaya. But anyways, all goods lang naman. Tinibayan ko naman tong ating shelter. Sobrang putik ng paligid. Si Kai tinabi ko na muna. Sobrang payapa ng paligid. Ang tahimik. Tunog ng kalikasan lang ang maririnig mo. Habang medyo maliwanag pa, magpe-prepare na muna ako ng pagkain. Isasabay ko na rin sa paghahanda ang uulamin ko bukas. Kasalukuyan na ako nagsasaing ngayon. Kamay. Sa lagitnaan ng pagpe-prepare ko mga nilalang, biglang bumuhos ang ulan ng napakalakas men. Medyo naagingan tayo pero all goods lang yan. Tignan nyo to mga nilalang, yung tent natin dinadaluyan na ng tubig. Pero all goods lang naman dahil naka-waterproof naman yung ating ground sheet. Pag hindi pa tumigil tong ulan na to, kailangan kong bumalik dun sa sasakyan para makuha yung cage ni Kai. Dahil maputik na siya, hindi ko na siya pwede ipasok sa loob. Nasa 1.5 km siguro yung lakaran nun at medyo madilim na. Kawawa naman si Kai dahil lalamigin siya dito sa labas. Kawawa naman ang Kai na yan. Wait lang, kukunin ko yung cage mo ha. So yung mga nila lang, hindi ko naantayin pa tumila yung ulan. Kawawa naman si Kai. Kai, dito ka lang muna. Dito na tayo. Yun, ito yung cage ni Kai. Dito na tayo ngayon sa loob ng shelter natin. At nailagay ko na din si Kai sa kanyang cage. Tape na siya doon, di na siya masyadong lalamigin. Anyway, all goods na tayo dito. Baka dito na lang muna ako mag-prepare ng ating pagkain.
Ayan, all goods na tong ating pagkain para bukas. Na-marinate ko na siya. At panigurado, solid to bukas, men. Mga nila lang, dito ko na napagpasyahan na lutuin tong aking ulam ngayong gabi. Ang pagluluto dito sa loob ng tent ay hanggat maaari, huwag nyong gagayahin. Dahil napaka-delikado talaga nito. Kailangan ng marami experience at ilang kaalaman para gawin to. Pero dahil ipapakita ko sa inyo to, bibigyan ko na rin kayo ng mga idea para maging safe. Pagluluto nyo sa loob ng tent, unang-una dapat bukas yung tent nyo o meron siyang ventilation. Yan, bukas yung tent natin dyan. At hanggat maaari, huwag nyo siya ididikit sa mga pwedeng masunog. Itong ating stove, dapat meron siyang ventilation mga nila lang dahil may mga toxic tong gas. At ang pinaka worst pa is pag kumalat yung gas sa loob ng tent ay masasunog to, no? So yun mga nila lang, hindi lang doble ingat. Todo-todong pag-iingat dapat ang gagawin pag magluluto ka sa loob ng tent dahil napaka-delikado talaga nito. Kaya hanggat maaari, huwag nyo gagayahin. Hindi pa din natigil. Palakas pa din ang palakas yung ulan sa labas. Sobrang lamig na ngayon dito kahit nasa loob ako ng tent. All goods mga nila lang, may mga luto naman na at ako'y nagugutom na. Kain na muna tayo habang nagluluto pa ng ilang ulam. So yun mga nila lang, tapos na akong kumain at naipasok ko na rin si Kai dito sa ating tent. Hinahanda ko na din ang aking tutulugan. Medyo kumakalma na rin yung ulan. Sana ganito na hanggang umaga. Anyways mga nila lang, papahinga na muna kami ni Kai. Kita kits tayo bukas ng umaga. Isang magandang umaga sa inyo mga nila lang. Sobrang lamig dito. Talagang literal na magigising ka sa lamig. Sumula kagabi, walang tigil ang ulan. At tuloy-tuloy din ang pagdaan ng hangin. Nagigising na lang ako sa lakas ng ulan at hangin. But anyways, sobrang sarap ng tulog ko. Napakalamig. Sinarado ko na buong tent. Balot na balot na ako ng kumot sa loob dahil sobrang lamig talaga. Hindi na rin tayo nakalabas kagabi dahil natuloy-tuloy ang ulan. Pero all goods lang yon. Kung naririnig nyo yun mga nila lang no, sa malayo pa lang, alam ko na may parating na hangin dahil sa tunog na yon. Sobrang solid men.
Iba pa din talaga mga nilalang no, na kapag ka nagagawa mo yung mga gusto mo. Katulad na itong pagka-camping, ito talaga yung gusto kong gawin. Ibang-iba yung pag-heal na ginagawa na ito sa akin. Sobrang payapa, yun lang naman ang gusto natin. Matapos mong harapin yung realidad, gumagawa ka ng pera para mabuhay ka, dumidiskarte ka. Ito at ito pa din talaga ang hinahanap ko. Ang makasama ang kalikasan at maging isa dito, sobrang payapa ng buhay kapag ganito, men. Hindi man tayo madalas na nakakapag-upload dahil nga meron tayong mga dapat na harapin sa totoong buhay. Pero maraming salamat pa din sa inyo dahil nandiyan pa din yung mga day ones kong nilalang nag-aantay na mag-upload tayo. Nag-iipon lang si nilalang, men, para sa ating future life at para sa ating camper van. Anyway, shoutout nga pala sa mga day ones ko. Shoutout din kay G and the Magician sa pagsubaybay simula nung una. At shoutout din sa mga bagong nanonood sa atin. Anyways, mga nilalang, siya nga pala. Kung napapansin nyo na, palagi kong hindi sinasabi kung nasan ako. Hindi ko sinasabi kung anong campsite o anong lugar yung pinagkakampingan ko. Pasensya na mga nilalang, hindi naman sa pagdadamot no o sa ayaw kung puntahan nyo yung mga pinupuntahan ko. Hindi talaga din kasi ako basta-basta nagsasabi ng lugar sa pangsarili kong kadahilanan na sana maintindihan nyo. Unang-una, ayaw kong maabuso yung lugar. Ayaw kong puntahan siya ng karamihan. Dahil alam naman natin na kapag mas maraming pumupunta sa isang lugar is maaabuso to. Hindi rin natin may iwasan na mag-iwan sila ng mga kalat. Sugatan yung mga puno. Lalong-lalo na eh, magbo-bonfire kung saan-saan. So ayaw ko naman talaga mangyari yun. At hindi rin ako nagbabanggit ng campsite sa kadahilanan nga na hindi ako basta-basta nagre-recommend ng mga ganun. Baka ikasira ako din no, i-recommend ko yung isang lugar o isang campsite tapos pagpunta nyo dun pangit pala yung lugar. Ayoko naman mangyari yun. Di naman sa pagdadamot no, pero yun kasi yung paniniwala ko. Ayoko maabuso yung lugar, ayoko maabuso yung kalikasan. Ayoko puntahan siya na madami. Kung gusto mo talaga puntahan yung lugar na napuntahan ko, pwede mo akong i-PM at ituturo ko sa'yo kung paano makapunta doon. Pero kailangan is mangako ka sa akin na wala kang sisirain sa lugar na yun. All goods mga nila lang. Paluto na tong ating pagkain. Kain na muna tayo. So yung mga nilalang, dito ko natatapusin tong video na to. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa adventure na to. Sana nag-enjoy kayo, no? Sobrang lakas ng hangin, may napakasarap. Anyways, mga nilalang, dito ko na nga tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa panunod. Maraming pa tayong Camp Life video na palabas. Kaya kung bago ka dito, huwag mo kakalimutan mag-subscribe para lagi kang updated sa tuwing maglalabas ako ng Camp Life video. Sa mga nagtatanong kay homie, kasalukuyan ko pa siyang inaayos ngayon. Hindi ko pa malaanan ng 100% ng oras, pero dadating din tayo sa time na matatapos din natin siya. So yung mga nilalang, dito ko natatapusin to. It's your boy Michael Easterman. Peace!